At so yun, what's up mga boss? So ayan, magandang araw po sa ating lahat ng nanonood po ngayon ng ating video na to. So for this episode mga boss, wala na muna tayong intro-intro. Mag-share ako mga boss, syempre, kung paano at ano-ano yung mga klase ng pangongontrata sa isang bahay. So bali sa video na to mga boss, passing tabi po sa lahat ng ating mga contractors, engineers, architect. So tayo po kasi mga boss, pagdating sa pangongontrata ng isang bahay, may kanya-kanya po tayong diskarte, may kanya-kanya po tayong kaalaman, may kanya-kanya po tayong idea, at may kanya-kanya po tayong presyo. Ayan, syempre mga boss. So for this episode, sa video na to mga boss, i-share ko lang sa inyo yung kaunting nararaman ko sa pangongontrata ng isang bahay mga boss. So malamang mga boss, pwedeng makatulong to sa'yo, or pwede rin hindi. Pwede mong gayahin mga boss to, pwede rin hindi. So ayan mga boss. So bali sa pangongontrata ng isang bahay mga boss, maraming klase ng pangongontrata. Meron tayong tatlong klase ng pangongontrata na tinatawag. So unahin natin mga boss, yung tinatawag na quotation. So ayan mga boss. So siguro familiar yung iba sa nakakarinig ng quotation. So ang quotation mga boss, so paano nga ba ginagawa? Or paano yung lakaran ng quotation? So bali sa quotation mga boss, kailangan dapat marunong kang mag-organize ng mga scope of works. Ibig sabihin, kailangan i-organize mo ng mabuti yung mga bawat gagawin. For example, mga boss, meron tayong gagawin na bungalow or sabihin natin second floor, up and down na bahay. So ngayon mga boss, gagawa tayo ng quotation para sa isang second floor. Ngayon, magsusulat ka mga boss, number one, unang-una, structural. Sulat mo si structural and then ilalagyan mo mga boss na including. So ibig sabihin including, ito yung mga nakapaloob sa isang structural. Nandiyan na mga boss, syempre, excavation. O tapos, lagay natin yung foundation, columns, and beams, slab, and then nakapaloob na yung ating electrical, plumbing dyan, and then meron na yung nakalagay na mga boss na hollow block laying. So yan, organize mo yung mga yan, and then tsaka mo lalagyan ng presyo. And then mga boss, pagdating naman sa finishing, kinakailangan iba rin yung presyo. Halimbawa, darating na tayo sa finishing mga boss. O gawa ka ulit ng quotation. Organize mo ulit yung mga scope of work ko sa finishing o plastering. And then lalagyan mo na ceiling works, tiling works. So yun, ganun mga boss. And then lalagyan mo ng bawat presyo yung ginawa mong quotation. Yung mga scope of work. So ngayon naman mga boss, ang technique naman sa quotation mga boss, kasi itong quotation mga boss, tansyahan to yung presyo na to mga bossing. So ngayon, para hindi naman tayo malugay mga boss, ang gagawin natin, for example, dapat magaling tayo or tansyado natin kung gaano katagal gagawin itong isang bahay na ito. For example, sa bahay na to kailangan ko ng 7 tao. Ngayon, i-compute mo ngayon mga boss, dapat magaling ka sa computation dito pag gagawa ka ng quotation mga boss. Kailangan ko ng 7 tao, ganito yung sweldo nila sa isang linggo. And then yung trabaho, matatapos ko kunyari ng 3 buwan, kukumpitin mo yun. And then ang gagawin mo mga boss, papatungan mo naman. Siyempre, pwede mong doblihin yan mga bossing, ano? Huwag naman yung ano, pag naman tayo namamakyo mga boss, huwag naman yung sobrang mahal at huwag ka rin naman magpapalugi. Huwag ganun lang mga boss, no? So yung tama lang. Dahil siyempre, masama naman yung tubong lugaw tayo mga boss, wala na tayong, hindi tayo re-repair ng mga yan pagdating sa ibang bahay. So, example, gumawa tayo dito, naku, ito, huwag mo na kunin yan, mataas magpresyo. Maayos nga ang gawa, napakamahal naman. Doon lang tayo sa tama lang mga boss, ano? And then yun, ang gagawin mo mga boss, papatungan mo. Kaya kailangan, pag gumamit ka ng quotation mga boss, magaling ka sa tansyahan ng trabaho, kung ilang tao ang kailangan mo, kung gaano katagal matatapos yung isang project. So, ganun yung pag-quotation. So, number 2 na pangongontrata ng bahay. Andito yung tinatawag na per square meter. So, ano ba yung per square meter mga boss? Magsusukat tayo ng trabaho isang metro kwadrado. For example, mga boss, ibibigay ko yung sample ng isang presyo, mga boss. Ha? So, pasintabi mo sa aking masasabi, mga boss, ha? Ayoko po sanang sabihin to dahil ito po ay medyo confidential na information. Pero syempre, ako po'y mabait. Syempre, at gusto ko rin po malaman at magkaroon ng idea yung ibang mga tao. Ano, mga boss, lalong-lalo na yung mga beginners na kontratista, yung bago pa lang natututo. So, ngayon, pagdating sa pamamakyaw ng per square meter. For example, structural mga bossing. Ayan. Pag namakyaw ka ng structural, ang presyo niyan mga boss, kalimitan, naglalaro yan sa 3,500 up to 4,000. Ano mga boss? Labor. Wala siyang materyales. Labor lamang po yun per square
meter. Structural, ibig sabihin ng structural mga boss, buhos lang ng poste, asintada, halimbawa may slab, slab, kasama na yung hukay, wala tayong finishing, walang plumbing, walang electrical, basta structural, as in structural. Ano mga boss, pag second floor yung gagawin yung automatic times 2, kunyari, nagawa kayo ng second floor, hindi pwedeng isang second floor yung gagawin nyo. Eh, ang kwentada nyo sa isang square meter, eh, halimbawa, eh, 3.5 lang o 4,000. Hindi, dodoblein nyo kasi up and down yung gagawin. Ano mga bossing? And then, pagdating naman sa labor materials, mga boss. Oh, ito ha, presyo. May nagpe-presyo mga boss ng 30,000 up to 35,000. Minsan may 40,000 pa nga, mga boss. Ano? Per square meter. Labor materials. So, depende yan sa magiging finish. Kung bare finish or luxury finish, mga boss. Ano? Kung bare finish lang yung ating bahay, syempre, nandun ka sa low range ng presyo. Ano? Pero kung luxury finish yan, mga boss, as in fully finish yan, luxury finish, eh, talaga nga medyo magpe-presyo ka ng mataas. So, yun, ganun ang per square meter. O, sample naman, pagdating naman sa, kunyari, tiling work. Makukontrata tayo ng tiles per square meter. Magkano nga ba ang per square meter ng tiles, mga boss? So, ang tiles, mga boss, 60 by 60 tayo. Naglalaro ang presyo ng tiles, 250 pesos hanggang 400 pesos per square meter. So, depende yan, mga boss, kasi pag namakyaw ka ng tiles, kailangan magaling kang tumingin ng trabaho. Kung sa tingin mo, eh, kunyari, hindi kang gumawa ng structural, tingin mo, mukhang makapal yung magiging setting nito. So ngayon naman, pwede ka naman makipag-usap sa may-ari na kung sakasakali man na sobrang kapal ng setting, may mga additional work tayo, eh dadagdagan natin. Ganun yung mga boss, ano? Pag tayo ay namumontrata ng tiling work. So, kinakailangan, syempre, pag alam yung maraming gagawin, so hindi lang naman kasi sa pagta-tiles. Hindi porque namakyaw ka ng tiling work, doon ka lang po-focus sa tiling works. Syempre, halimbawa, kunyari, magre-repair ng pinto. O kunyari, magtitik-tik, di ba? Kunyari, may gagawin pang ganito, magbabakbak, magaganyan. So, kailangan lagi kang may pa-advance na trabaho or presyo para doon sa mga additional works. Diba? Para hindi ka naman malugi. At syempre, mga boss, pag namakyaw naman tayo as a contractor, lahat ng mga gamit is provide natin. So, hindi natin kinakailangan iasa yung mga gamit doon sa may-ari o sa nagpapagawa ng bahay once na yan ay pakyaw natin. Ano, mga bossing? So, ganoon ang kalakaran ng pamamakyaw. So, ngayon naman, ang lastly, mga boss, itong ating percentage. Ayan. So, dito mga boss, sa percentage, alam nyo, marami dito nga minsan nagkakatalo, minsan marami nagkaaway, minsan nagkakabaranggayan, ganyan-ganyan. Kahit dun sa quotation, mga boss. Ano, yung quotation kasi, nandiyan yung tatakbuhan ng ano, pagdalugi, wala na. So, sa quotation at saka itong percentage, mga boss, dito lagi nagkakaroon ng conflict sa pamamakyaw. Bakit? Halimbawa, for example, ay, palawanan ko muna pala yung percentage, mga boss. Ano ba yung percentage kapag ikaw ay mamamakyaw? So, ang percentage, mga boss, ibig sabihin, mamumorsyento ka sa isang materials na binili mo or na ikakabit mo. For example, meron kang isang semento. Supot ng semento, nagkakahalaga ng, sabihin natin, 250 pesos. Ngayon, mamumorsyento ka, mga boss. Magkano ba yung ibibigay mong porsyento? For example, 40%. Alam nyo ba yung 40%, mga boss? Ito ay sinauna presyo ng pamamakyaw. So ngayon mga boss, itong 40% bago tayo magpatuloy mga bossing, ano? Hindi po ito pwedeng i-apply for example sa finishing. Ano mga bossing? Sa mga Manila rate. So ang 40% mga boss, ito ina-apply lamang sa number 1, provincial. Bakit? Kasi medyo mababa ang pasahod sa probinsya. Ano mga boss? Kahit kumuha ka ng 40% sa materials, medyo kikita ka konti. Ano, pero pag dinala mo 'yan sa Maynila, sa Calabarzon, medyo mataas ang pasweldo ng tao. Hindi mo pwedeng dalhin yung 40%. Dahil nga ka, pagkadating ng panahon, ano, mga bossing. Isa pa, yung 40% mga boss. Ano, yung percentage, ha? Hindi lang 40%. Example, sabihin natin 40 to 50% up to 60%. Yung mga 'yan, mga boss, sa structural lamang 'yan dinadala at saka sa steel works. Ano mga boss, hindi natin pwedeng dalhin sa finishing yung ganyang presyo. Ano? Dahil po tayo ay malulugi pagdating po sa finishing. Bakit? Halimbawa, for example, si 50% na ma-nongontrata ka sa structural hanggang finishing,
nagpakabinet ako sa iyo mga bossing. Kunyari, ang isang piraso ng plywood, sabihin natin 2,000. Tapos magkano yung kontrata mo? 40%. Sa 40% magkano? Mga boss, magkano lang yung sa'yo? Sa 40%, kada 10% mga boss, meron kang 200 pesos. So kung may 40% ka, meron kang 800 pesos kada piraso ng plywood. So ngayon, paano kung nagpagawa ako ng madetalyeng cabinet? Ibig sabihin yung maraming design. So 800 pesos, yung pinagawa kong cabinet, isang plywood lang yung nagamit. Isang plywood lang yung naubos. Tapos yung pinagawa ko sa yung design eh, 2 araw mong ginawa. O kahit 1 araw lang mga boss. Lugi ka na. Bakit? For example, meron kang ang sweldo mo mga boss. Siyempre, finishing carpenter, 800. May gamit ka pa, may tools ka pa. Di doon pa lang talo ka na. Siyempre, pag nangungontrata ka, lagi mong isasama sa presyo yung mga tools mo. Hindi lang yung sarili mo mga boss. Ano? So yun yung isang halimbawa na hindi mo pwedeng dalhin yung 40% or 50% sa finishing work. So sa structural ka lang. Bakit mga boss? Kasi sa structural mga boss, for example, nagpa-islam, nagpagawa ng islam, kumuha ka ng 50%. O for example, meron tayong 30 square meter na pinapatayong bahay. So pupuntahin natin ngayon mga boss, halimbawa, yung 30 square meter nagpa-islam pa lang ha, gumastos ako ng 300,000. O sabihin natin, 300,000. Magkano ang 10% mga boss? 30,000. Magkano yung 40%? 120,000. Ano mga bossing? So yung 30 square meter, meron ka ng 120,000 para lang sa islam pa lang. Mga boss no, walang ibang gawa. Islam, structural. O kahit sabihin natin kasama na yung asintada, 120,000. So yung 30 square meter mga boss, 3 weeks, pinakamatagal na, 1 buwan nakatayo na yung structural niyan. May islam na yan sa 120,000. So, kung sa 40% mga boss, kikita ka ng kaunti. Ano mga boss? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung 40% sinaunang presyo na. Hindi na pwede yan sa ngayon mga boss. Ano mga boss? So, pag ako sinasuggest ko sa inyo mga boss, pag mamamakyaw kayong structural, huwag na kayong kukuha ng 40%. Ilagay nyo sa 50 to 55% mga boss. Ano mga boss? Yung 55% structural, maganda na yun. Basta wag na wag nyo dadalhin sa finishing yung presyo na yun. Dahil doon kayo matatalo. Ngayon, pag nakatayo na yung structural, mga boss, pwede naman kayong lumipat sa per square meter. Kung ayaw nyo ng percentage, mga boss. Mas maganda kasi sa per square meter, mga boss, bihirang-bihira yung nalulugi sa per square meter, sukatan. Tapos, halimbawa, may linear meter. Bukod sa per square meter, may mga linear meter pa tayo, mga boss. Ano? Hanggang square foot. Diba? So, pag nakatayo na yung structural, natapos na yung usapan nyo sa percentage, so pwede na kayong lumipat sa magpi-finishing na kasi mga boss eh. Oh, sukatan na lang kayo. Per square meter. 'Yun ang pinaka the best mga boss. So kailangan naman kabisado mo mga boss ang presyo. So ayan, so bibigyan ko rin kayo ng sample mga boss ano, for example. Magpapalitan na tayo, wrap finish. Ito mga boss, sa akin presyo 'to ah, mga boss ha. Pwede kang kumuha ng 220 pesos per square meter kasama na 'yung kanto. Mga boss, hindi ka malulugi. Kahit sabihin mo na medyo pitik-pitik ka ng konti, hindi ka malulugi sa 220 pesos. Wrap finish mga boss. Ano? Kasama yung kanto. Kasi marami na kami mga boss tinapos na bahay. Hindi nga kayo maniniwala mga boss, 200 nga, nag-presyo ko eh. Oh. Pero may kinikita pa rin kami. So kinakailangan naman, ang technique doon, meron kayong mga maso na medyo maligsi naman, kumilos. So hindi kayo malulugi. And then ito naman, pagdating naman halimbawa, tapos na yung plastering. Magsisiling naman tayo. Ayan. So ayan, bibigyan ko kayo ng presyo mga boss. Pag nag-ceiling tayo mga boss, plain. So magkano yung presyo? Pag plain mga boss, pwede kang mag-umpisa ng 250 mga boss ha. 250 hanggang 350 pesos. So depende rin sa magiging, kung may mga additional work, halimbawa syempre hindi lang naman ceiling. May electrical yan palagi. So idadagdag mo ngayon yung electrical mga boss. Yung ano? Sa plain yun mga boss, pag naman mayroong box, o nagkaroon ng box, pwede tayong magpresyo ng 400 to 450 hanggang 500 mga boss. Ano? Ngayon, pag may complaint naman mga bossing, complaint hanggang trellis, yan. So medyo madetalye na. So kahit magpresyo kayo ng 800 pesos to 1,000 pesos per square meter ng mga ceiling na may mga complaint, design at saka trellis. Ano mga bossing? Hindi na kayo malulugi doon. Ano? And then ngayon naman mga boss, pagdating sa tiling work, so nasabi ko na, mga boss, diba?
250 to 350, 60 by 60. Ngayon, pag mga plank tiles, mga boss, 500 pesos automatic ang starting na presyo ng mga plank tiles. Bakit mahal? Kasi mga boss, ang plank tiles hindi lang basta matrabaho. Kinakailangan highly skilled ang makakabit ng isang plank tiles. Lalo-lalo na makaka-encounter kayo ng mga ceramic plank tiles na talaga namang bumibingkong, naka-arko. So, hindi yun kayang ikabit ng basta tile setter lang na wala masyadong karanasan. And then, syempre, yung mga expert na tile setter, so pwede tayong magpresyo ng 500 up to 700 pesos. Ano mga bossing? Per square meter. Yung mga plank tiles. So, yun. Then, pagdating naman sa mga painting works, mga bossing, o walling. Sa walling, mga boss, nagpe-presyo din ako, mga boss, ng price range 250 to 400. Diyan, naglalaro yung aking presyo walling. Finish yan, mga boss, ha? From skim coat to finish. Ano, hindi kayo malulugi doon sa ganong presyo, mga boss. So, yun yung aking presyo na nakagawian. So, depende na lang sa inyo, mga boss, kung gusto nyo medyo taasan pa doon, nasa sa inyo yan. O, yun, mga boss, yung ating mga presyo na chineshare ko sa inyo. So, pagdating naman para sa cabinet, nalimutan natin, no? Pagdating sa mga cabinet, mga boss, pinakamababa na kukunin natin, 110%. So, minsan nga, mga boss, nagtutu 200% pa ako pagdating sa mga cabinet. Depende sa mga details na ibinibigay o ipapagawa sa akin, mga bossing. Siyempre, pagdami ng details, pagtaas ng presyo. Pagkaunti ng details, pagbaba ng presyo. So, ganun lamang naman yun, mga boss. Eh. So, yun, mga boss, ito yung aking sineshare na video na about sa pangkontrata. So, sana may napulot kayo at sana kahit papano nakatulong ito, mga boss, sa inyo. So, yan, mga boss. So, gaya na sabi ko, passing tabi po dun sa ibang mga contractor. Ito po yung aking experience. So, yan po yung humubog sa akin na presyo, mga bossing. Ano? So, ako naman po ay minsan, hindi rin po ako pare-parehong magpresyo, mga boss. Ano? O minsan, meron pong pagkakataon na ako yung napapataas magpresyo. Minsan naman po ay medyo mababa. Yun. So, ganun po ako, mga bossing. Ano? Hindi rin ako, hindi ako stable lang sa isang presyo. So, minsan, nilalaro ko rin po yung presyo ng trabaho. So, yun, mga boss. Yung, siyempre, yan yung ating topic. So, sana nakatulong sa inyo. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa ko, pwede mong i-share. At syempre, mga boss, pwede ko rin mag-follow sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel, Julay Ems. So, syempre, marami po akong isineshare na mga tutorial video about sa construction work. So, yan, maraming salamat sa panonood, mga boss. At syempre, shoutout sa inyong lahat at God bless.